inyong lahat, mga pangga? Anong ginagawa nyo sa mga oras na ito, mga pangga? Masaya ang iyong pangga dahil nakausap niya ang kanyang mother. Nakausap ko yung nanay ko kasi 2 weeks na akong dito matawag sa kanya. Pero yung akin naman na Monica Ihay, lagi nakamonitor sa kanyang grandma. So, ngayon nagkato na mayroon akong balance, tumawag ang lola nyo sa kanyang mother. Siyempre, excited naman ako na makausap ko yung mama ko, siyempre. Alam mo naman tayo, ang mother, ang pinaka number one sa atin. So, thanks to God dahil okay naman siya at saka tinanong ko nga siya, mga pangga, kumusta naman ang buhay mo mag-isa? Kasi gusto niya sa bahay mag-isa siya. Sabi naman niya okay naman daw. Naiinip kasi siya doon sa kuya ko. Pumupunta siya minsan sa kuya ko o kaya sa isa kong kuya, kasi dalawang kuya ko na pwede niya lipat-lipatan. Eh, gusto talaga niya sa kanyang house. Kaya hinahayaan ko na lang, mga pangga. I see the, you know, the fountain and the small garden. They have a small fountain. I saw it. If it's so nice, and I attract the view of the small fountain. They have a small jar. Then the water is come out. The time now here is, mga pangga, is 4:15 in the afternoon. Today is Friday, mga pangga. This morning, I come here, I think 12 o'clock, but I reached this place maybe 12:45. The life of your pangga every Friday. She has a she has a crazy mood. So running. But it's so nice. This is the hotel. Only now I can pass this place. Because before I always go there this side to go to the metro water station. So now I come past this place. Yun yung mga pangga, sayang lula nyo kasi nakausap ko kanina umagang mama ko. I talked to her and I asked her how her's life to be alone, because she is alone in my home. Because before she's together with my brother, my two brothers. She's good there and she come back like this, like that. So I tell her, okay, it's good for you, but she said to me, I miss my home, she said. Her, mga pangga, oh. Yan ang sinasabi ko sa inyo, mga panggang jar na one tubig. Ay, Time Oak Hotel pala to. Yan po, Time Oak Hotel pala to. Ay, ilang ko pangga dito nakadaan sa lugar natin. Pero ang ganda niya. So beautiful. Alam mo naman, pag ang pinag-uusapan about the mother, we are very sensitive of that, because our mother, she have more sacrifice to us, or she have more sacrifice of their children. Si pangga, the other one. they have two fountain, have a 3 jars. Yun nga, mga pangga, na parang ano ba, namimiss ko ba yung mama ko? Kasi
syempre mag-isa na lang siya sa bahay kasi yung anak ko may ano din siya, may sarili din naman siyang buhay, nag-aaral siya. So, ako nandito sa Dubai upang mag-work. Not for myself, only for my mom and my Monica Iha. Kasi mag-graduate na siya, syempre. So, kailangan ko rin siyang suportahan. Hindi lang sa nasusuportahan ko din siya, kundi natutulungan din ako niya bilang isang anak. Kasi talagang nagpupursige siya mag-aral para sa sarili niya na gusto talaga niyang ipakita. Sa, kasi ako kasi nag-graduate ako ng aking pag-aaral is to sacrifice. I am working student. And it's not easy. It's not easy to be a working student. Especially you are in college. It's not easy. Time to study is very short, but the time to working is very long. So you did not know how to adjust it. But in 4 years when I'm study, I don't know, alhamdulillah, He gave me wisdom, He gave me peace of mind, He gave me strength to pass the time. So, to God be the glory. My mom, she's very strong. My mom, she's, you know that, but sometimes she's very sensitive, my mga pangga. My mother is very sensitive. Kaya lang sabi ko nga sa aking mga kapatid, pasinsyahan nyo na siya kasi, alam mo na, nasa golden age na siya siyempre. Kailangan din naman natin siya intindihin at unawain dahil yung mga panahon na tayo nag-aaral, mga panahon na tayo ay kanyang sinasakripisyo, lahat ginagawa niya para sa atin. So, this is the time for our parents to rest. Ika nga, diba? So, kung anong may bibigay ko sa mama ko, I do my best for her na she will be happy because I know she's dream one of these days she rest, she go rounding, she go travel, she go like that. So now I give her what she wants. So thanks to God because of her very strong mother. She is still there until now, in the golden age. She's take care of their children. Even she's very far to me, and she always asking me how are you, how's your life, because she know me, I'm a single. So, but alhamdulillah, thanks to God, because this is the time to give everything to my mom. So, yun nga mga pangga, napakasarap na ang yung magulang ay bigyan ng time na magkaroon siya ng kaginhawaan sa buhay, sa sakripisyo niya sa atin nung tayo'y mga bata pa. So, kahit man tayo ay ika nga naghihirap, don't forget our parents to give the time they want to us as a children. Ako sa aking mama. I very, very proud to my mother. I know she have more sacrifice to me when I was elementary until high school because in college, she's not with me because I'm alone in the city to study. I'm alone to grow up myself, how to finish my study. And she knew that because before I'm the scholar, I'm the scholar in this school, but I don't like the course. I don't like the course the school was giving to me. So, I try to go to the city to find a course what I like. Because before I want to be a, you know, secretary like that. But when the time was, I think, yung bang
progress, no? Progress. So that's why I choose my course. But alhamdulillah, thanks to God, dahil talagang nagamit ko naman siya in how many years when I was in the Philippines to work in. When I was 23 years old until 32 years old. So sa mahirap kung iisipin natin, pero walang mahirap kung kaya lang, kaya naman natin ito. In the right way, in the God's hands, so lahat naman yan napapag-improve natin mga pata. Wala lang, masarap lang kasi pang i-share mo yung life mo na nai-inspire ang tao sa'yo o yung mga important matter na gusto mo silang i-share. Nakakaganang kalooban mga pangga. So, mga pangga, mahalin natin ang ating mga magulang dahil kung hindi sa kanila, wala naman tayo, di ba? So, we love my mom. We love my father even he's not here. I know. Mahirap mga pangga pag ang ina ang nawawala sa buhay. Mahirap daw, mahirap. Hindi nga, mahirap talaga pag walang nanay sa loob ng bahay. Na-experience ko yan nung bata pa ako. Nung nakahiwalay ako sa mama ko nung nag-aaral ako ng college. Doon ko na-experience kung gaano kahirap ang walang nanay nakasama ka sa bahay, hindi mo alam anong gagawin mo sa mga bagay na patulong ka sa nanay, sa klolo ang nanay, di ba? Eh, malapit ako sa bahay, dadaan muna ako sa grocery, tingnan ko kung anong pwede kong bilhin na makakain. Nananghalian mga pangga. Busy sa work kaya pagdating na lang sa bahay kung ano makakain, kakain na lang ako.